lahat ng saan tinapag. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 10 ng Pebrero at ating ipinagdiriwang ang paggunita kay Santa Escolastica, isang dalaga at tagapagtatag ng isang kongregasyong Benedictines. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ng pamilya na Tita Virgie Cano. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakataon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga tao ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Jeroboam na hari ng Juda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos makapagkuro-kuro ang bagay nito, gumawa siya ng dalawang tureteng ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, ang bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Betel at ang sinamay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sani ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin yung una. Meron namang nagtungo sa Dan upang sambahin yung ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa Burol at naglagay ng maserdoteng hindi mula sa lipi ni Libi, kundi mga karinawang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang pinagdiriwang sa Juda. Nagandog siya sa dambana sa Betel sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga serdoteng ilagay niya sa mga sambahan sa Burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga serdoteng hindi mula sa lipi ni Libi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang si serdote ng mga sambahan sa Burol. Dahil sa mga ginawang ito, si Jeroboam, kinamuhan ang Diyos ang kanyang sambayan. Ito ang naging sani ng hindi niya pananatili sa paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoon, masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming mga ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin na nasa Ehipto, hindi alumana ang kahangangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naguguis yung gintong baka. Matapos maguguis, ginawa nila ay kanilang siramba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa do'y sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat at tambo, iyong nasasakyay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao'y nabubuhay sa salita ng may kapal, napakain kanyang bigay. Alleluia, alleluia, Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat
Tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmakuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating nakikiisa mula sa iba't ibang bansa. Gayon din nais nating ipanalangin ang intensyon ng lahat ng nakikiisa sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Kayo po ba ay nakaranas na ng himala? Huwag ko kayong tumingin lang sa akin. Para kayo nakita na kung ano eh. Nakaranas na kayo ng himala? Iba-iba ang sagot. Opo, ang iba ay parang hindi alam. Madalas po kasi ang iniisip nating himala ay yung napaka-bonggang magic na magic. Yung tipong may bababa di ang anghel at sasabihin sa iyo, magpakabait ka. O ang minsan ang iniisip lamang nating himala, yung mga nakaratay na biglang makakalakad. Bagamat himala iyon. Pero mga minamahal, kung yun lamang ang batayan natin upang maranasan ang himala, bay wala kang mararanasan. Sa akin po'y himala na narito kayo ngayon. Salamat sa Diyos. Holiday. Bakit himala? Ang himala ay laging katuwang ng pagpapasalamat. Himala ang dami natin ngayon. Himala na kahit marami sa inyo gustong mamasyal, himala at salamat na inuna ninyo ang simbahan. Marami sa inyo gustong pumunta ng SM mamaya. O mamaya pa magbubukas yon. O di salamat at naisipan ninyong sumimba. Himala iyon ng Diyos. Himala, nagising ka pa kanina. Himala, ligtas kang nakapunta dito sa pambansang Dambana. Sabi ni ate, salamat sa Diyos. Thank you po, Lord. Yun ang himala. Ang himala ay kapag ka natututunan mong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay na iyong tinanggap. At yun ang sinasabi ng mabuting balita ngayon. Ang sabi ng marami, ito'y himala ng pagpaparami ng tinapay. Pero ang sabi ng ilang manunulat, ito ang himala ng pag-ibig ng Diyos.
Yung mula sa awa at habag ng Diyos, ang sabi ni Kristo, nahahabag ako sapagkat sila'y walang makain. Mula sa awa at habag ng Diyos, nagkaroon ng pagkain ang marami. Dahil ang himala, manggagaling lamang sa pagmamahal. Himala, bumait ang aking benan. Dahil nagkaroon ka ng pagkakataong mahalin siya. Himala, tumigilan ng pagchichismis ang aking kapitbahay. Dahil nagkaroon ka ng pagkakataong unawain siya. Himala, ang anak ko nag-aaral na ngayon. Hindi na umuuwi ng madaling araw. Dahil baka naramdaman niyang nauunawaan mo na siya. Himala, ang asawa ko, hindi na araw-araw lasing. Himala, ang asawa kong babae, hindi na nagbubunga nga sa umaga. Dahil baka naramdaman nila ang kaunting pagmamahal at habag mula sa mga taong nakapaligid. Magmumula ang himala sa pag-ibig at bunga ng himala ang pagpapasalamat. Kaya sa bawat pagkakataon, lahat ito'y himala ng Diyos. Oo't may problema ka, oo't ang iba sa inyo'y may sakit, ang marami ay may iniisip, may mga pinagdadaanan, malaki ang pagkakautang, gustong magkatrabaho, nais maging maayos ang buhay, pero himala, naririto ka't nagpapasalamat sa Diyos. Hindi pa ba sapat iyon? Mga minamahal, ang himala ay hindi lamang ang kagila-gilalas na nangyayari. Ang himala ay kapag kaunti-unting lumalalim ka sa pagmamahal. Kapag kaunti-unting lumalalim ka sa pangunawa, sa pagpapatawad, ito'y malaking himala ng Diyos. Sapagkat ito'y mula sa pag-ibig at mula dito, matututo kang magpasalamat. Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 496. Unti-unti ang pagsulong ng palaisipang makadiyos sa buhay ng tao. Unti-unti at araw-araw na himala ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano pong inyong daladala ngayon? Anong nagpapabigat sa inyo ngayon? Anong nagpapaduda sa inyo ngayon? Anong nagpapagalit? Anong nagpapainggit? Anong nagpapahirap? Lahat ng yan, ialay sa Diyos ng unti-unti upang ang himala ng kanyang pag-ibig ay unti-unti din nating maramdaman. Oo't may kanya-kanya tayong pinagdadaanan, nariyan lamang ang Diyos. Naghihintay kung kailang kababalik at lalapit sa Kanya upang muli niyang masimulan ang himala niya sa iyong buhay, ang himala ng pag-ibig. Kaya nga po sa banal na misang ito, habang ating ginugunita si Santa Escolastica, ang kakambal na kapatid ni San Benito, tagapagtatag ng mga Benedictine congregations, siya na naniwala sa himala ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang magkapatid. Atin din pong hilingin kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal upang muli, unti-unti kong maranasan ng iyong himala, ang himala ng pag-ibig, nang sa gayon ito'y maibahagi ko sa aking kapwa sa pamamagitan ng aking pagpapatawad, pag-unawa, at pagmamahal sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa paumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingan ng amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga masala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sweetness to your love and care to those
close and greater need, both near and far away. May we lead them back to you, O those who've gone astray. Yes, upon His bitid o nung patris, yes, upon His bitid, upon His bitid akwe. Jesus, et potus noster, Jebus et potus noster in itinere ad omus Dei. Pagkain ng buhay, handog ng Ama, bukal ka ng buhay, batis ng biyaya. Maging pagkain namin at inumin ang tanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Yes, Pons Vitae Donum Patris, Jesu, Pons Vitae, Pons Vitae Aque. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating mga simbahan, may makikita po kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo naman po ay mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang Dambana. At ngayon pong darating na Miyerkules, 14 Pebrero, ay sisimulan natin ang panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda para sa pagpapakasakit at pagkabuhay ni Kristo. Ang Miyerkules ng Abo, o sa Miyerkules ng Abo, tayo po ay mayroong paglalagay ng abo sa lahat ng banal na misa. Ang misa ng alas 7 ay pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. Sa ganitong diwa, kami po ay nakikiusap sa may mga luma pang palaspas sa inyo. Pakidala ninyo dito sa simbahan na ating susunugin sa misa ng alas 7 ng Martes para po paghahanda sa Miyerkules ng Abo. Tayo po ay magagabayan ng ating mga ipopost na schedule sa ating Facebook page. Pagkatapos po ng banal na misa, ang pagdarasal ng nobena kay Santo Padre Pio ay gagawin natin sa Divine Mercy Sanctuary sa ating paglulunsad ng liturhiya ng pagbibihis kay Santo Padre Pio. Kung kayo po'y nais makiisa, ito po'y gagawin natin pagkatapos ng banal na misang ito. At ang ating sunod na misa ay alas 9 ng umaga. Ito po ay healing mass na may liturhiya ng pagpapagaling ng pagbabasbas ng banal na tubig. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil, gayon din ang mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ito pong relikya na naririto sa bandang harapan, ito ay panyo na ipinunas ni Padre Pio sa kanyang sugatang mga kamay. Yan po'y may dugo niya. Yung relikya sa ibaba na maaari ninyong lapitan, yan po'y guwantes na ginamit ni Padre Pio. Meron din pong mga bahid ng dugo ang relikya na iyan. At sa ilalim ng ating kampanaryo, marami pa po tayong mga relikya na maaari ninyong pagdasalan upang sa pamamagitan ni Padre Pio tayo lalong mapalapit sa Panginoon. Salamat po sa lahat ng ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas, may mga rosas pong pang-alay sa paligid ng simbahan, puti sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging ibigin ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.